Okay. Doc, ano bang common causes usually ng ano ng pagkakakunan ng isang babae? Marami, Sir Julius, Ma'am Tinti, no? Nag-uumpisa yan sa kung napakaagang nakunan, usually chromosomal. No? Yung chromosomes are long strands DNA. Naririnig natin yung DNA in a word. Nagko-contain po itong chromosomes ng mga genes, no? Na yun ang nagtataglay ng trait ng isang tao at ng future function. Ang isang tao ay may 46 chromosomes at in 23 pairs. Pag sumobra, or pag nasira ang isang chromosome, pwedeng maging start yon ng problema sa pag-develop ng isang pregnancy. The second common cause would be autoimmune. No? Sariling katawan ng babae ay nagpo-produce ng mga bagay na lumalaban sa isang foreign body detected. At ang foreign body detected dito ay ang baby. So it creates a certain war inside, no? Merong parang hindi mag-develop yung baby dahil mismo ang katawan ang against the pregnancy. The third can be yung mga sakit na common, like for example diabetes, hypothyroidism, hyperthyroidism, mga ganung sakit. At minsan yung madalas din ito yung mga cause, yung mga problema sa matres, no? For example, may mga tumutubo sa loob ng matres or hormonal. Yung may mga PCOS, yung mga naririnig natin na may hormonal problem ng kadalagahan, pwede magkaroon ng mga ganong miscarriages because kulang po sa support ng progesterone na hormone na kailangan sa pregnancy. At marami pang iba, infections. Of course, yung sabi ni Sir Julius kanina, yung kung napakagalaw po ba. No? Although hindi lahat ng studies nagpapakita noon, but clinically, we can see sa patients namin, pinagre-rest namin sila, lalo na pag masyadong nang paulit-ulit na nawawala ng pregnancy yung patient. Oo nga eh. In the case of heart, 4 times na, no, na nagkaroon siya ng miscarriage. I'm not just so sure kung meron pa siyang autoimmune disease or anything hormonal, no, na meron siya, hindi natin alam yon. Pero pwede naman magkaanak muli. Try lang. Yes, usually, ang tawag dito, Ma'am Tintin, ay ano, recurrent pregnancy losses or RPL na tinatawag namin sa language ng mga OBGYN. Pwede pong magkaanak, lalo na kapag ang hindi naman nagme-menopause pa ang isang pasyente. Pwede po, ang kailangan lang, kumonsulta agad pag may planong magbuntis, 1 to 3 months, no? Kailangan magpatingin na kung anong mga problema, ira-run yung tests, no? Tapos pati si husband ay kasama, no? Para nasa ganun, kung merong ibang problema, no, maiayos at sabay silang i-work up. That's the best way, no? And counseling is very important, lalo na sa mga recurrent pregnancy losses po. Marami na ba kayong mga naging pasyente, Doc, na nakaranas din ng ganyan, yung maraming beses na nakunan, pero eventually nagka-baby din? Opo, actually, minsan bata pa sila na hindi namin ine-expect na kukunan. Ang ine-expect namin, siyempre pag medyo advanced maternal age na, around 35 and above, we somehow expect that to happen. No? But some of the women now show early pregnancy loss ng mga 20-something years old. Pero after resting, after ma-work up, after you know, makapag-counseling, makapag-nutritional guidance, no, ay nagkakaanak naman po. Very hopeful. Kasi ang ano doon, ang downside talaga doon, Doc, yung ano, no, yung mental anguish. Yeah. Yung anxiety na parang nakakapagod, na depression. Na lagi na lang may namamatay. Yeah. More than the medical is the trauma. Okay. Na ito na naman, buntis na naman ako, diba? Doc. Yan, may fear pa lagi. Opo, yun ang usual tinatanong ng pasyente. Ito na naman, Doc, buntis na naman ako. Baka makuna na naman ako. So, dapat sinasabi na namin na, you know, to go to the gynecologist immediately pagka nag-irregular na yung cycles. Kasi ang isa pong hindi alam ng mga tao is kapag nagkaroon ng abnormal bleeding ang isang pasyente, nirurule out talaga namin agad ng pregnancy. That's the first thing that we do, no? Para malaman namin kung ito ba'y pagbubuntis ng pagdudugo mo o hindi. So we can protect the baby if really there's a sign of pregnancy, pinapa-ultrasound na namin kaagad. Can someone, you know, when someone slips into depression, Doc, ano yung pwede niyang gawin? Para dun sa mga nanonood sa atin, no? Anong pwede niyang gawin para
hindi siya ganun kalungkot, hindi siya ma-depress. Ma-overcome. Opo. First, kung may kunyari, ako, may patient akong nakunan, at kunyari, kahit 2 months lang, no, magsaset aside talaga ng time for the mom to have a one-on-one session with the OB. No? Dito, i-explain namin sa kanya, no, ang possibility of another pregnancy. Second is how we're going to deal with it emotionally. Kailangan ng family support talaga. No? Yung husband and family support. Kailangan maparamdam sa mother na nakunan na meron pang hope, no? At yung presence, no, yung warm body presence na kasama nila. Magpapas sila through a certain depressive time. Parang yung mga nanganganak, meron postpartum depression. May ganun din po pagkatapos makunan. Minsan mas malala pa. So, ang ginagawa namin, we counsel separately yung husband what to do, the family what to do, and then we follow them up very closely. At kami mismo, dapat kami yung kausap nung pasyente, and we can give them, no, some reading materials, no, or some advices. Doc, what is to do. Is there such a thing na hindi po talaga nagmamatch ang genes ng mag-asawa or yung blood, o yung blood, dugo, diba, no? Yung dugo. Parang talaga kahit anong gawin nila, hindi talaga sila pwede magkaanak kasi hindi sila match. Merong ganon, not necessarily because of the blood type, but because of what is in the problem of the blood. No, merong sakit, no, na hindi na-discover. Merong compatibility problem because merong condition ng mom na hindi nag-uugma to accept this present pregnancy dahil meron ding problem yung male.